그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여. 딜라타, para kay ate at kuyang magaling pumorma. Wow! Meatloaf sana. Kaso wala akong maisip eh. Nakatunog ng loaf. Oof, oof. Bala ka dyan. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestrella. And welcome to my channel! Okay, dahil pandemic pa rin, kaya dilata pa rin ang ating kakampi, besh. Kaya naman, naisipan kong gawin itong budget-friendly dilata recipe. Yes. So, ang issue natin ngayon ang pagbubukas ng lata. Aminin mo, nahirapan ka din nung una. Pero nga, naisip kong paraan ay buksan din yung kabila. Para i-push. Parang ganyan. Sige pa. Iri mo lang. Char. Yung ibang teknik na ginagawa, binubutasan nila yung gitna nung kabila. Tapos tatak-tak nila. Pero hindi ko pa yung na-try. Ito mas effective sa akin to. So, kanya-kanya naman tayo ng paraan. Basta ang mahalaga, mailabas natin yung laman niyan hanggat maaari hindi na sisira. Ayan, parang ganyan. Malinis, makinis. So, sa mga may budget, pwedeng yung mga mamahaling brands ang gamitin nyo. Pero meatloaf ang gagamitin natin para abot kaya. Tapos, slice lang natin ng ganyan. So, alanganing rectangle, alanganing square. Next naman ay ang cheese na slasher na inislice ko lang din ng halos kasing lalaki ng meatloaf. Pero kung hindi kayang magkakasing laki, huwag niyong ipilit. Yung halos lang. Oops, munti ko nang makalimutan. Ifa-fry din natin ang meatloaf. Pero don't worry, hindi naman kailangang deep fry. Konting mantika lang, lalo't ang gamit naman natin ay non-stick pan. Basta guys, kung anong pamprito ang gamit nyo, iprito nyo lang yan. Pagkatapos, itabi nyo. Itabi nyo ha, huwag nyong papapakin. So, itong recipe natin, pwedeng breakfast, merienda, lunch at dinner. All day. Wow! Next ay soy sauce. Toyo. Ito na naman tayo sa toyo. Toyo sa pagkain ha, hindi yung toyo sa ugali. Marami tayo niyan. Susunod ay oyster sauce. Pagkatapos ay asukal. Kung ayaw mo ng asukal at again may budget ka naman, pwedeng honey. Next, sesame seeds. Ito kadalasan meron naman tayo sa bahay. Ginagamit din sa mga kakanin, pati sa ulam. So, didikdikin natin yan. Pero kung tinatamad ka at ayaw mong magdikdik, pwede namang hindi dikdikin. Pinapahirapan ko lang talaga yung sarili ko yun. Mas malasa lang kasi siya pag dinikdik natin, guys. And syempre, ang isa pang star ng ating show, ang kanin. Pwedeng kaning lamig, pwedeng... Pero kaning lamig talaga, hindi ubra dito yung kakasain lang. Kung kakasain lang, pwede naman, pero papalamigin nyo rin. Tapos, hindi pa tapos. Maglalagay tayo ng sesame oil na optional lang, guys. So, kung wala kayong sesame oil, hindi naman yun mag-stop para hindi nyo magawa ang recipe na ito, pwede nyo pa rin gawin. At vinegar. Ito, dahil nga budget-friendly. So, vinegar yung gagamitin natin. Pero, kung meron kayong rice wine, or rice vinegar, or mirin, yung mga ganong sangkap, pwede nyo gamitin yan, guys. And, maglalagay tayo ng pinch of sugar. Pinch lang para mabalansa yung lasa. Ayan, tapos ihulog nyo na yung mga sesame seeds. So, di ba inilagay ko din yung hindi dinikdik? Sabi ko sa inyo, pwede naman. Pagkatapos, dahil may natira tayong seaweed, sabi ko naman sa inyo, para hindi masayang, yung ginamit natin sa ating seaweed tofu, panoorin nyo na yan guys, kung hindi nyo pa napapanood. Gagamit tayo ng seaweed. So, mamili kayo, pwedeng yung mga sheets na seaweed, o pwede din yung mga nauuso na ganyan, nakapakete. Pero mas mura yung, yung sheets, guys. Optional din to. Gugupit-gupitin natin yan ng maliliit kung marami naman kayo. Pero kung wala, save nyo na lang para mamaya. At maglalagay din tayo ng konting asin. So, pwede nyo namang tikman yung inyong kanin. Kung okay na kayo sa lasa, so gora na yan, itabi nyo na lang. Thank you.
Next, gugupitin natin yung nori sheets ng ganyan. At dahil nga medyo nagtitipid tayo, dahil isa na lang yung natira, kaya hinati-hati ko pa sa gitna. Pero kung marami naman kayo, huwag nyo nang hatiin sa gitna. So, ganyan lang ang gagawin natin, guys. Ibabalot natin yung meatloaf and cheese dun sa nori. Tapos, ilalagay natin doon sa ating rice mixture. Papaloob lamang natin. Tapos, ishape nyo ng kung paano nyo siya ishishape. Next sa inyong kawali, maglagay lamang kayo ng konting mantika tapos ipa-pan-fry natin yung ating rice roll. Tapos habang ginagawa natin yan, ito na yung exciting part, ilalagay natin yung 3-ingredient sauce na ginawa natin kanina. Ayan, babalik-balik na rin lang natin yan guys para lagyan natin yung kabilaan, each side ng ating sauce. Tapos ayun, hayong hanguin nyo din agad, huwag nyo hayaang ma-dry. Tapos ayan, i-plating nyo na, ready na yan. Ayan, diba? Kung meron kayong Jap mayo, pwede nyong itap yan ng Jap mayo. Kung wala, pwede namang hindi. Ang sarap. Sobra. O diba guys, simpleng-simple at mas pinamurang version ng ating meatloaf cheese roll. Napakasarap guys, kaya itry nyo na din. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahili kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wa is ka Mami Lutong May Puso, ah? At iba pa. So para sa ating shoutout, wala muna tayong specific name na isa-shoutout dahil gusto ko kayong i-shoutout lahat, shoutout sa inyong lahat, guys, na walang sawang nanonood, sumusuporta sa aking mga lutuin. Salamat po. God bless us all. Mwa-mwa chup-chup. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below. At kung mayroon pa kayong mga request na gawin natin, comment down below. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!